Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-set up ang So Simple Sewing Machine. So make sure to hit like and subscribe for more videos about this So Simple Sewing Machine. Anyway, 2 years ago, nabili ko siya sa Lazada. Dahil nga na iba yung email address ko, hindi ko na ma-send kung ano yung link kung saan nabili ko siya. Pero, tinry ko dun sa pinaka-unboxing video niya yung link. Pinuntahan ko ulit yung seller, tinry kong mahanap yung mga review. Isa sa mga review ko doon. Makikita nyo rin sa description box yung unboxing ko. And dun sa unboxing video na yon may link kung saan pwede nyo makita siguro yung link ng seller kung saan ko nabili ito. So, nabili ko siya for 1,300. Free shipping na yon. So, yung iba nakabili ng worth 1,000 lang, free shipping na rin. So, mas mura yon. Pero, same brand lang siya, So Simple din. Pag na-unbox nito, meron siyang pinaka-manual. Doon sa manual na yun, makikita nyo rin yung mga troubleshooting tips. So, doon ko lang binibase lahat ng mga problems or issue na na-encounter ko. And, mag-start muna tayo doon sa pag-thread. So, pag sa threading is, madali lang naman siya kasi meron mga arrows na ituturo kung ano yung susunod na gagawin. So, first thing is, may thread ka dapat or sinulid. So, dati ang ginagamit ko is yung galing dito na nakalagay sa spool. Kaso, naubos na siya. Kaya, ang ginagawa ko is, ito na lang ang ginamit ko. Ngayon, this is original na Coats Astra, mabibili ng mahal doon sa mga bookstores, yung mga basta hindi Changke. Kasi na-try kong gumamit ng mga galing sa Changke. Kaso masyadong makapal yung pinaka-strand niya. Tapos napapansin ko, nagpuputol-putol siya. So, kaya ang mga thread na ginagamit ko is yung mga ganito. Itong klaseng sinulid, pwede naman yung maliit sa mga fabric stores. So, bibili nyo din mga branded yon. Mas mahal ng konti dun sa mga nabibili sa Changke na mas mura. Yun din ang reason kung bakit minsan nagkukost ng putol-putol. So, this one I bought sa Baguio City. Kung saan, hindi lang yarns ang nabibili mo kung hindi. Iba't ibang klase ng sinulid na branded din. Factory excess siya. So, makikita nyo na original siya. Kasi dun din siya sa mga factory na galing. Tapos, ano sila, mga branded. Tapos, yung mga excess pinapasa dun sa mga vendors ng yarn. So, mabibili mo siya sa mas murang halaga. At marami ding mga sewing machine dun na kung saan dun na rin siya bumibili ng mga sinulid nila na magagandang klase. Now, for threading, dahil nga, syempre, hindi mo naman pwedeng ilagay ito dito. So, dahil hindi ko siya pwedeng ilagay dito, ang gagawin ko is, ilalagay ko na lang siya dito. Or kung meron kang yarn stand, thread stand, I mean. So, pwede mo siyang ilagay para hindi siya gagalaw kasi magkakosti ng jump pag hindi nahiga siya. So, next is, ikot natin siya dito. Susunod is, dito natin siya ilalagay. So, ikot natin siya dito. Yan, makikita niyo naman yun ang start, number 1. And then, susunod is dito. So, dadaan siya dito sa may tension dial. Tapos, iikot siya doon. So, as you can see, may nakalagay na number 3 dito sa part na to. And then, iaakit mo siya yung thread. Dito muna naman siya padadaanan dito sa may gumagalaw na to every time na nananahiga. So, number 3 nakalagay. So, kanina is number 2 pala yun, sorry. So, itong part na to is number 2. And then, number 3.
Next is dadaan siya doon sa pinakahiwa dito. Makikita niyo naman number 4 nakalagay dito. Yan. So medyo iaano mo siya. Ilalagay mo yung thread dito sa may banda dito sa gitna. So may parang butas siya papunta dito. And then number 5 is bago sa karayom, may butas pa ulit siya dito. So dito mo siya ilalagay. So kung nahihirapan ka, pwede mo pang ibaba yan. Yan, para makita. Yan. So lastly is pwede mo itaas yung handrail. So pwede mo counterclockwise or counterclockwise. Basta tumaas lang siya, umangat siya. And then from front. So from front to back ang lagay ng sinulid. Yan. So, yun. Tapos, papadaanin mo siya sa ilalim ng presser foot. So, pwede mo itaas yung presser foot. Pwede mo na ulit itaas yung karayong. Yan. Now, paano naman pag sa baba? Kailangan mo munang i-check itong bobbin. So, sa bobbin area naman, makikita mo itong babi na to, meron siyang pinakabiyak. Minsan, kapag hindi siya lumalakad or nagkakaroon siya ng sobrang daming loop, ganon. Minsan, ito ang cause nun. Din sa may pinakabiyak niya, umiikot ito, tas naiipit yung thread. So, minsan, may mga times na nakita ko siya na naiipit na ganyan. So, parang gumaganon doon. Meron ako mga videos kung saan ipakita ko na naiipit siya dito. Tapos hindi mo po pwedeng palitan nun ng plastic kasi meron siyang something na magnet sa loob na siyang dahilan kung bakit nakakatch yung thread nung upper thread. So like for example ngayon, ilalagay natin siya. So make sure yung tapos eto siya, may ilaw siya dito sa baba. Kaya lang hindi pa siya nakasaksak. So, nasa pagsiset-up lang muna tayo. So, after nun is iikot mo siya counterclockwise yung handrail. So, ito yung dahilan kung bakit niya nakakatch yung lower thread dahil metal tong bobbin. Pag pinalta mo ng plastic yan, posibleng hindi siya makain. So, kailangan talaga is metal. Next part is yung battery niya. Kung pwede, gumagana ba siya kahit na walang power supply? So, ito yung pinakababa niya, nakalagay dito. So, yung machine, model number, input, yun, yung pwede mong gamiting power supply dito. Household use only. Do not immerse in water. Yun, may mga instruction na kasama dun sa box. Make sure na itago niyo yun for future reference. Tapos, ito na siya. Ito yung sinasabi kong hindi ko siya nagagamit kasi nga, meron namang power. So, meron siyang plug para isaksak mo sa outlet. So, ang kailangan niya is 4 AA batteries. Yun. So, gumagamit siya ng AC-DC adapter. And kung ayaw niyo naman, pwede naman na
batteries. Kaso hindi, never ko pa nagamit ito kasi nga kung meron namang kuryente, ba't pagagamit nun, di ba? Now, what I like about this So Simple is meron siya sa side na parang pinaka-drawer. So, pwede mo ilagay yung mga maliliit na stuff like yung mga karayom. So, this one I bought. Kaso, ang talagang nag-work sa kanya is itong 1490 na standard. So, ito yung ginagamit ko. Yung dalawang spare na needle niya is nagamit ko na. So, if nagbe-bend yung needle, nagbe-bend siya, nagkukos din siya ng jam at yun, napuputol din yung sinule dahil doon. So, if ever bibili kayo, ganyan, $14.90 yung needle niya. Ang alam ko naman kasi is, kung kunyari gusto mo na medyo makapal, gagamitin mo is itong 2020. So, maybe next time na gagamit ako ng makapal na fabric, titry ko kung pwede rin itong 18-110 na size. Ang alam ko, mas malaki ito at mas makapal na fabric ang kaya niya. So, siguro next time papakita ko kung kaya niya itong gantong size ng needle. Yun. So, for now, ang ginagamit ko is 1490. So, okay naman ang pagpasada niya. Wala namang problem using this needle. Now, tingin tayo dito sa likod niya. So, sa likod niya is meron dalawang klaseng saksakan. Isa para dun sa foot pedal. At isa naman is sa power. So, dito mo sinasaksak yung kuryente. Ito naman, foot pedal. So, nung nabili ko yung machine, may kasama siyang foot pedal saka AC-DC adapter. So, ito yung power supply niya. So, dito mo lang siya sasaksak. And then, another one is yung foot pedal. So, this one, tatapakan mo lang sa paa mo. Ganyan. Tapos, magra-run na siya. So, ito yung pinaka-manual na. So, yung machine na yan, if gusto mo makontrol yung bilis niya, ipipress mo lang yan. Pag hindi, mag-i-stop na siya. So, kung hindi mo gamit itong L or F, H, itong L is yung low speed. So, pag may power siya, L, kusa siyang tatakbo. Hindi mo kailangan ng foot pedal. Itong H naman is pag mas mabilis ang takbo na sewing machine. So, kung hindi mo naman siya gagamitin at naka-off lang na ganyan, ang gagana is yung foot pedal. So, ipipress mo kung gusto mo nang patakbuhin. And kung ayaw mo naman gamitin yung foot pedal, it's okay. You can use low para mabagal yung takbo ng machine. High pag naman mabilis. So, usually, dahil nga nung nag-aral ako ng sewing machine, ang gamit ko lang is vintage. So, hindi ako ganun kagaling pagdating sa high speed. Tapos, itong part na to is ipipress mo kasabay ng foot pedal or kasabay ng L or H kung tatakbo yung machine para mag-reverse siya. So, pag pinress mo yung nang sabay yung foot pedal saka ito, pabaligtad yung tahi niya. So, usually ginagamit ito para malak yung stitch. So, kalimitan ito yung ginagamit ko if gusto kong hindi matastas yung tahi, lalo na pag straight stitch. Ngayon, ang sabi sa manual is magagamit mo lang ito 4 straight stitches, pero pag mga back stitches, hindi advisable. So, I'm sure it has something to do with sa takbo ng makina, siguro hindi maganda ang takbo ng makina if i-backstitch mo yung zigzag. So, it only works for straight stitch.
Now, what I like about this sewing machine is mga stitches niya. So, kahit portable lang siya, halagang 1-3 lang siya is nasa 12 stitch yung pattern niya. So, I have 1, 2, 3, 4, and 12. So, ito ang kadalasan ginagamit ko for simple repair. Saka yung zigzag stitch for pajamas, ganyan. Meron din siya pang gawa ng buttonhole. So, na-try ko siya. But you need to practice more pag gagamitin mo yung 7-8. Nasa manual kung paano mo siya gamitin. So, na-try ko na siya. It looks complicated at first. Pero pag na-practice mo, madali na siya. Ito naman is ginagamit for... I think I have a tutorial kung saan pinakita ko kung paano siya magagamit. Maybe I'll just add the link below. Nakalimutan ko na yung tawag sa ganito. Overcast yata ang tawag dito. So, sa mga palda, lalo na ayaw mo makita yung tahe. So, eto siya. It's either eto or ito. Pero, isa sa mga ito na gamit ko at napakita ko sa tutorial. Yan. So, I'm not an expert when it comes to sewing kasi nga, nung nag-aral ako, after that, hindi ko din naman na-apply yung pananahe kasi iba yung career ko after kong nag-graduate sa 1 year in dressmaking. So, ito naman is nag-correspond dun sa stitch na gagawin mo. So, let's say yung number one na stitch ang gusto mo. So, ilalagay mo na sa number one. So, you can switch it either clockwise or counterclockwise. So, same din naman siya. Last time na ginawa ko yan, hindi nakataas yung karayom. Ang tendency niya is natanggal siya. So, para ma-prevent mo yung pagkakatanggal niya, kasi baka mamaya pag mabalik mo, hindi mo na matandaan kung saan yung last na stitch na nailagay mo, mag-iiba-iba siya, mag-jumble. So, make sure na every time na magpapalit ka ng pattern stitch, kailangan nakataas ang karayom. So, eto siya. So, every time na mag-re-raise, i-re-raise mo yung needle ganyan, nakataas siya. Tapos, saka mo na siya ikutin. Yan. Kunya number 2, yun, or number 3. So, kailangan lang nakataas yung needle niya para hindi matatanggal itong pattern dial. Now, there are times na parang yung stitch hindi umaayon dun sa stitch na gusto mo. Minsan sobrang higpit niya, sobrang luwag. So, pwede mo siyang i-adjust yung tension dial dito. So, usually, pag minsan nakakalimutan ko kung saan yung luwagan or higpitan ng stitch, pero you can do an experiment. But in my case kasi, hindi ko na inaalis sa number 6 kasi nakikita ko okay naman yung tahe. Hindi naman masyadong masikip or maluwag. So, usually 6 ang gamit ko sa lahat. Pero if ever napansin nyo na medyo lumuluwag yung stitch sa ilalim or sa ibabaw, you can adjust this 1 to 6 or to 5, ganun. Pero madala kong gamitin na 5. Usually 6, 7, or 8. Yun, ganun. Pero lagi nasa 6 ako. Now, yung mga presser feet na nabili ko, snap-on siya. Kasi snap-on itong So Simple Sewing Machine. Yung pinaka-presser foot niya is snap-on. So, meaning, pag kunyari is pinress mo itong back na to, yun, malalaglag na siya. So, kung ganitong klase ang mga presser feet na gusto mong i-collect for your So Simple, I suggest na yung 32 pieces presser feet na snap-on. So, pwedeng yun ang mabili mo. Kasi mabilis lang siyang isalpak. Ganun lang siya. I have some presser feet na kasama dun sa 32 pieces na hindi siya snap-on. So, pinag-aaralan ko kung pwede ba siyang ilagay. Tapos, tatanggalin ko na lang itong buong ito. Kasi natatanggal naman siya talaga eh. So, tinitingnan ko kung pwede bang
ilagay na lang yung presser fit na yon, i-replace dito. So yun ang pinag-aaralan ko. For now, I'm using the all-purpose na presser fit. I have an unboxing video of the 32 pieces and also the other one, yung 11 pieces lang. So nagsisinga ako kasi kung ang binili ko is 32 pieces, nandoon na lahat. Kasama na doon sa 11 pieces na una nabili ko. Kasi at that time, akala ko baka mamaya hindi siya mag-fit. Until nakita ko sa isang review sa online sa Lazada na nakabili siya and tiyempo naman na so simple din ang gamit niya at kumasya naman daw. So that's the reason why napabili ako ng 32 pieces. So simple presser fit or just presser fit. Wala siyang so simple na brand. And makikita niyo sa video ko kung saan yung seller ng link kung saan ko siya nabili, galing siya sa China. Anyway guys, yun na muna ang small intro ko sa So Simple. I have made a few videos on how to set up the So Simple sewing machine. Siguro in my next video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gagawa ng project using another kind of presser fit na hindi ko pa naipakita. Kasi yun ang gusto ko sanang gawin for my next video on So Simple. Not just yung introduction lang, but for others na gustong malaman kung paano nga ba i-operate yun or paano siya i-set up. So yun muna ipapakita ko for this video. Anyway guys, if you like more of this video, do not forget to hit like, comment, and subscribe. Thank you so much!